Hey Shippers, ang podcast nito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the hosts and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pakikinig and in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaaring magbago ito by the time of listening. People change, okay, we learn. Charot, ako hindi. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na, and let's sail together in the open seas. She admitted. She admitted. Of course. Oh my God. We know our mistakes. Charot. Such an admitter. At sa mga ulo na mga nagbabagang baklita, Only Friends episode 12/finale, Food Web buong buo na. Dangerous Romance episode 11, Kung may wind si Perth, may shooting star si Jao Mapa. I Feel You Linger in the Air episode 11, Jom nagpa-despedida bago maglaho ng tuluyan. Boys Like Boys episode 2, Lumalove on Top habang nagbabike, naabot kaya ang highest version ng chorus? Iyan at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly na October 23 to October 29, 2023. Kami ang inyong mga likod. Ang mga baklitang nagbabaga, ako si Shipper Ray. Ako si Katie Mouse. Shipper Kev. At ako si Shipper VPN. Welcome to The Shippers! The Shippers! Yeah. Shut up. Yeah. Undas edition. Correct. Undas edition pero Christmas colors. Oo. Excited na tayo for Christmas. Tapos na daw ang ano, ang gay Christmas, which is Halloween. Shut up. Anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves of the VLCs. So let's get shipping with the finale ng Only Friends episode 12. Ayan ba una? Gusto siya i-unload. Kutsaring. Unloadable siya actually. Oo. Actually, oo. Is it? Prepared na nga. Girl. No, prepared na nga ako. Gusto ko mag-ano tayo, mag-never have I ever. And like, I have plenty questions na game yan. Bukas, maghanda ng ano, maghanda ng alak. Kada so, ano, kada episode kasi naglalagay ako ng ano, questions. Ay, so medyo bantay yan. Okay, exciting. So yun. Okay, next. Next. Yung plano lang pala yung i-discuss. I have a plan. Okay. Okay. Yeah. Next. Seryoso yung next. Hindi, sige. Ano ba masasabi niyo sa finale? Anong what? Ako, happy ako sa finale nung isa. Sige na, aminin ko na parang okay, ginudge ko too early si ano, si Top. Right? Could, you guys, my God. Parang fine. Hindi. Hindi, meron pa rin, pero parang okay. Yung era niya with Mew was the magbabago na ako era. Ganun. I think naman, decided na si, based sa finale, decided na si it's Top so na. So not toxic. Magpaka good boy. He was. Nahirapan pa nga siyang mag-make amends eh. Kung hindi lang siya kinuyog ni ano, kung hindi lang siya pinilit ni ano, ni Mew. Kasi parang yun na, dun din ako nainis eh. Kasi parang, kung mahal mo ako, hindi ka na mag-iossi. Kung mahal mo ako, hindi na hindi ka na magda-drugs. That. Tapos ngayon, kung mahal mo ako, mag-sorry ka kay Sand. Laging conditional. Oo. Parang bahat. Pero still, I mean, okay. He turned out better than expected. Okay naman, kasi nga, he made amends naman still. Pero, Fico kasi masyado lang forgiving yung show sa character ni Top as compared to kay ano, kay Botton. He's the normal person. Like, Top is like us. Everyone. Who makes mistakes. Wow. I'm not. Or is capable of change. Yon, it's more of that eh, na parang nandun na siya sa face body, na magbabago siya. Exactly, with that kind of body, with that kind of face, you forgive. Ay, oh my God. Forgive
bad. Diba, meron na tayong tinatawag na kantot kalimot. Siya yun dati eh. Charot. When's my turn? Charot. Tapos yung pa, na ano, tas yung existence pa ni Boeing, di parang andali lang mabigyan ng pass si ano si Top kasi merong mas worse pa pala sa kanya. Which is Boeing. Oo, also mas sexy. True. Oh, pero parang hindi naman sa binigyan siya ng pass dahil nandyan si Boeing. Yes. It's more of papasandwich ako sa kanilang dalawa. Huh? Ah, sige. Letting the intrusive thoughts win tayo tonight. No? Kaya nga ako rin eh, alam mo ba, hindi ako super angry eh, kay Boeing. With that face, with that body. Yeah, with a body, with those lips. Parang, nasot mo yung gusto niyang sirain, gano'n. Hindi talaga. Okay lang. Ako hindi lang relasyon yung papasira ko. Ako pala yung toxic. Hoy, ano papasira mo? Yung buhay ko. Charot, yung buhay. I have a list. Na mga papasira. Kasi mukhang meron din siyang listahan ng sisirain eh. Kasi dinaanan nga na lahat ng couples. Lahat. Ay ayaw din dito. And ayun, actually, skipping over Sand and Ray muna. Gusto ko na, at least gusto ko yung naging instrumental siya sa pagka-realize ni Nick na, ano ba, you can't change everyone. Saka, love yourself first. Oo, sarili muna. Oo. Sobrang nawa ako din, kay Nick na parang, tanga kasi. Kasi dapat last episode mo pa siya hiniwala yan. Pero parang sige, sabi ni Direk, kailangan yung big moment mo mangyari sa New Year's Eve. So, ayan. Mm-hmm. I-move natin. Balik ka muna. Mag-relapse ka. Ganun. Ano? Ano tinitingnan niya? Si ano? Si Boston sa si Boeing. Yung dalawang B. Nagbibunga ganun na ng lapi. Dun sa hallway. Sabi niya, so, to be fair, nag-lie si Boston doon. Oo naman. Ganun naman, kasi nga, ganun naman talaga siyang tao. And then parang, di ba yun din yung sinabi ni Nick nung, yung nag-uusap sila doon sa ano, sa bangketa. Sobrang, very together. Oo. Ay, nasira. Was it? Parang no. Kasi ang galing-galing umarte ni ano. Ang galing-galing ni Nick. Ang galing-galing nung inaano niya na parang things na he's telling himself na totoo rin naman. Na parang hindi nga kailangan mababago ganyan. Hindi mo rin naman kailangan baguhin yung sarili mo para sa akin. Mm-mm. Kasi obvious naman na napipilitan ka lang. Diba? Tapos alam naman nating may deadline to. Parang aalis ka naman. Yun din eh, no? Kasi 'di ba nung start nung ano habang nag-rollerblade sila, parang nandun sila sa moda na sulitin natin tong ano tong nalalabing oras, and I know people na ganun bago mag-migrate. Actually, na ba common siya? Ewan ko kung sa circle of friends niyo, pero parang medyo common siya dito kasi ang daming umaalis. As an OFW ano. Mga ganong... Kasi naman pag may opportunity kang umalis dito, aalis ka talaga. Oo. Iwan mo lahat ng dating na charot. Ako. Kasi meron naman isa. Ako, nagigets ko si Boston. Like, hindi ako apologist. And who are we to judge? Pero nagigets ko siya doon sinasabi niya na... Although it... Okay. Very, ano siguro, very... Ay, sayusin mo yung sasabihin mo. Oo nga eh. Very debatable kasi... Who said naman that it's wrong? I mean, it's the society who's telling us that it's wrong. But, parang sinasabi niya doon, there was a time na, oh, it was just physical. Pero at the end of the day, sa'yo pa rin ako uuwi. The feelings is more attached sa'yo. The feelings, at papasabi niya, the sweetness. Sa'yo lang. Attention. Sa'yo. Is with you. And that was just a kiss, basically. Hmm?
I don't know, kiss. But then again, kung ako nandun mo? Parang, where? Girl, really? I saw everything. Girly, oh. Lying at me. Lying to me. Lying at me. Lying to me. Diba? So parang, ako, gets ko siya. Gets ko siya dun sa aspect same na yun. Naman. And there are same people naman. who can live, can fly, love, and love, learn, touch the heavens above, diba? Who can divide that kind of aspect in their lives. So, yeah, I couldn't blame too much, I couldn't put the blame too much on Boston. Kasi, that's him eh, yun yung hulma sa kanya, yun yung, and that's how, I guess, his environment. Hulmang po. Diba? Oo, diba? Marami naman tayong friends na ganyan. Na hulmang po. Sabi nga nila, diba? 1 out of 3. Oo, 1 out of 3. Sino sa ating tatlo? Mm-mm. 1 out of 3. Diba? Well, yung isa hindi lumalabas ng bahay. Yung isa taken. Yung isa, I don't know. You be the judge. Yun naman pala. Gets ko yun. Kasi naniniwala naman kasi ako na yung magiging kinabukas ng isang couple, nakasalalay sa dynamics nila. So kung hindi nagmamatch yung pananaw nila on what it means to be with someone, hindi talaga mag-work out. True. Kahit na, hindi naman din totally, yun din, agree ako kay Kevin, hindi siya totally mali, hindi lang siya talaga nag-match kay Nick. Kay Nick. True. Uh-oh. And ako din, yun din yung opinion ko about it. Kasi parang, to some people, that works maybe naman. Bakit? I mean, hindi ako purist. Parang, di ba? Pero obviously, magkaiba sila na expectations sa relationships. So, di ba? Exactly. Kaya tama na lang din for Nick to walk away. Kasi at least doon niya na-realize na, okay, iba yung gusto ko sa kind ng relationship na gusto ni Boston. Mm-hmm. So, and parang na-realize niya rin na parang, saktan lang ako kung itutuloy ko to para na akong tanga nun. Very good. Mm-hmm. Good for you. Which is actually, na-discuss din dito yung in terms of compromise with with Top tsaka with Mew. Diba? Actually, dito parang, although it's really, I get it that they had to discuss it in just one episode and in just one moment. And in one bathtub. In one bathtub. Diba? Doon sila nagtagan ng rules and regulations. Oo, doon sila nagpirmahan ng kontrata. Diba? Oo. So, get, and I appreciate that though. Yung kanilang pen. Charing. Yung pansign. Ang cute nun. I appreciate ako it. Scene oo, kasi in a relationship, you really have to talk about that. Diba? Na parang, yeah. Ayoko nang magulo. Ayoko nang kumakain sa kama. Te, same. Yung mga ganun. Ayoko nang nagugupit ng sachet tas iniiwan yung triangle. Oh my God. Bakit kayo may sachet? Hindi nyo ilipat nga, sa bote. Nagsashay ka na. Tapos, iniwang mo pa yung pinaggupitan. Double whammy na raw yun kay VP. Uh-huh. Sa ating mga listeners, take note. Mm-hmm. Ano pa VP? Sige nga, ano yung mga yung mga rules mo sa bahay? Feeling ko pag-unloading natin pag-usapan yan. Yung mga rules. Actually, sige. Ano natin yan? Oo. Sige. Pero yun naman yung nagustuhan ko kay na Top sa akin na kinamyu na kahit from the pinakamababaw to the pinakasubstantial na pag-uusapan nila doon sa bathtub. Diba? And I guess kaya siguro maganda yung trajectory ng story nila. It's because sila yung nabigyan ng kabuuan. Actually, mas buo yung story nila versus some. Kasi medyo nakukulang ako kay San, tsaka kay, ano pangalan niya, kay Ray, diba? Parang, okay. It's Piko nga sila yung mahal nung director eh.
Ah, well, that's true. Pero kasi nakulangan ako dahil akala ko ba si Ray can love a lot of people. And then, doon ako na-confuse actually. And then, akala ko kasi... Oo, kasi pagdating nung kay Boeing, magsiselos-selos ka. Bigla magsiselos siya. So, para akala ko nga nung kakausapin niya si Sand, na parang about sabihin polyamory na, okay lang kung gusto mo rin siya. Actually, pero biglang, same. If... biglang na sa ultimatum. Go. Pero kung hindi, paalisin mo sa buhay natin or else ako ang gagawa. So parang, wait, akala ko ba ikaw yung advocate ng polyamorous? Bakit biglang nagkaroon ng gatekeeping? Oo, diba? Oo. Parang bakit ganyan ka kay Mew tapos pag si yun na nga, si Mew pwede mong mahalin ng ano, kasabay ni ano ni San. Exactly. Tapos ngayon, ikaw na ngayon yung ano. Oo. Kasi daw mahal niya si Mew as a friend. Mama mo. Ganun kabilis, diba? After one episode, mahal mo na agad as a friend lang. Okay, sige. After a very long time. Not believable. It's not a reason to believe it or not. Joke. Oh. Actually, kaya din ako parang hindi super pabor sa ending ng Sand Ray. Nabitin pa ako eh, kulang pa. Parang, hindi pa sila mali. Parang hindi pa sila ready. Saka text ko. Hindi pa sila mali. Episode. Direct. Mga dalawa pa? Dalawa? Dalawa pwede. Charot. Dalawa pa tayo si Mix nandun pa eh. Oo nga! Alam mo! Girlie. Actually, alam mo sa unloading, alam mo gusto ko siya magkaroon, yung tanong natin sa unloading kung gusto niyo pa ng season 2 to, alam mo, nung paglabas ni Mix, yes please. Oo. Pero diba, isa din si Mix dun sa pinagkamalan ng fans na gaganap na Boeing. Baka kaya napagkamala kasi nakita siya on set. On set. Kasi ayun na pala yung epilogue. Oo, it was Mix gawin saka C. Yung pinagsususpetsahan nun, di ba? Si? Na papasok. Si? Tawinan. Sino? Si. Kasi, si. Si? Sino? Si. Pero bagay yung Boeing ngayon. Mas Boeing. Ako, nabit si Mond. Nung hinahalikan niya si Boston, parang, ay, ingit me. Parang, good job, girl. Gamit na gamit yung ano, lip color. Pero mas gusto ko yung kahit na nila ni, ano, ni Ray sa swimming pool. Girly. Yun kasi halatang, nag-show off. Pero girly, tagahininaan ko yung iPad ko kasi umaga, 'di ba, breakfast andun yung mga pamilya ko, 'di ba? Nakakaya. Ayan, inaalmusal, kabaklaan. Kasi, naloka ako, hininaan ko bigla eh. Alam mo, gawin niya natin 'yan sa ano, aga-aga. Sa unloading, mag-rank tayo ng mga ano, bed scenes, kitchen scenes, kasi 'di ba? Kasi parang ang daming nahalikan dito sa series. Oo, car scenes, best in car fun, mga ganun. Awardan tayo. Oo. Parang si Taylor Swift, the car fun queen. Charot. Kasi yung kanta niya puro tungkol sa cars. Aminin niya, ang dami. Getaway car. Kasi for getaways yun. Ito naman, to car fun. Girl. Oh God. Madami pa. Anyway, hindi yun yung topic. Nagod ka sa mga Swift. As a closet Swift teacher. Ayun. So, sige. Unload na lang natin siya. Alam, sobrang, in fairness naman sa show na to, sobrang, hindi naman siya one of the best for me, pero medyo papunta na doon. Kasi nga yung kalat, sobrang na-appreciate ko. I think provocative kasi siya. Yeah. Okay. Oh, not provocative! Provocative! Mapusok. Undertones! Undertones. Dami nag-tag sa akin dyan. Sa Facebook. Undertones! Sa Facebook! Sobra. As in, it's me. Ano ba ito? Nakalimutan ko din sabihin ko, te. Sasaka.
Hindi ko na maalala. Mapusok. Provocative. Mapusok. Provocative. Ayun, kasi provocative niya siya. So, and given na title. Diba? Hindi pa rin tayo sure kung how people would take it. But then again, we took it. We took it. We took it well. We took it all. We took it all. Yeah. Sagad. So, yun. Sige. Yan. Ano pa natin? Discuss pa natin. Parang marami pa tayong gustong pag-usapan dyan sa unloading ng OnlyFriends. Next. Ito, i-unload na rin natin to soon kasi penultimate na ang Dangerous Romance episode 11 na punong-puno ng simile. Charot. I don't know what it's called. Simile? Ah, kasi nag-anuhan sila sa mot-mot. So, nagtansikan yung simile. Hindi, kasi kumain sila ng ano, maanghang. Ang daming simili. Puro simili. Similing labuyo, mga ganun. Similing pula. Yon, basta. May pa-shooting wala star. Entry, unahin nga natin. Wala siyang entry. Wala siyang bayan. Kaya pag-usapan na muna natin nga si ano si Mark sa si Pawin. Kasi alam mo sila yung star. Oh my god, alam mo po talaga sobrang halos na iyak ako doon. Ako din. Yung part na ano ha, yung part na nadapa siya. Nagsasapakan doon. Nagsasapakan sila. Ano? Hindi kasi diba pinatawag niya si ano, pinatawag niya si ano pangalan niya? Ni Jow Mapa. Oo. Ang lang. Yung tawag niya si Jow Mapa sa labas, di ba? Kasi nga parang nag-uusap sila ng mga frenny na parang, ah, oh, okay lang ako na hindi na ako mag-football, keme. Oo. So, parang mag-stud. Sa dreams. Mag-aaral na lang ako, ganyan, keme, keme, root. Eh, alam naman ni, ano, alam ni Win Pawin na, bullshit. You're bullshitting me, girl. So, pinatawag niya sa labas. Tapos doon nga sila nag-usap na parang, ah, ganun. Eh, loser ka naman. Na trigger. Nagsapakan silang ganun. So, hindi lumalaban ano si Wade Pau. Ano yung sapak? Tapos, bakit di ka lumalaban? Diba ganun? Paano ko lalaban? Hawak ko yung kamay ko. Diba? Diba? Paano ka siya lalaban? Eh, hawak niya yung kamay niya. Ayun. Eh di, tinanong siya. Hawak niya yung kamay. Joke lang. Ano ka ba? Eh tapos sabi niya, di ba, paano ko lalaban? Eh, dapat ikaw ang lumaban. Ay! Oh! Lenny Robredo. Sering no, laban ko. Sering. Okay. Manny Pacquiao. Di ba? Para sa'yo ang laban na ito. So, yun na. And then, nagpag-usapan na nila na, di ba, dream mo to. So, bakit ka nag-give up? Kailangan mo lumaban. Girly talaga. Alam ko hindi magaling umarte si Jow Mapa, pero nadala ako. Hindi ko alam. Ano, bakit. Alam mo, feel ko naman over the years, medyo tumalab yung workshop. Oo. Nag-improve naman. Oo. Oo, nag-improve naman. Oo naman. Kasi, iba yun talaga yung moment nila. Ang galing din kasi ni Win Pawin eh. Kahit na hindi siya makasin, maayos. Oh, hindi ako naiyak doon masyado kasi nga naalala ko 'yung sinabi niyo na kapag nag-aaway sila nakatunga nakatingin sa taas. Oh, that kasi ganun lang. Hoy. Kao. Lumaban ka. For a thigh, ang laki ng mata ni Win Pawin. Kita mo talaga kung saan siya nakatingin. Yung eyeline niya, iba. Taas, mataas talaga. Pero ang ganda lang nung part na yun, na parang okay, apparently he's been watching you all this time, girly. Mm-hmm. Diba? Ever since grade 4. Tagal ah. Tagal yung flashback ah. Flashback? Naloka ako. Ang tagal nito episode flashback. Na to. Puro flashback lang. Mm-hmm. Tinambak nila lahat ng flashback sa episode na to. Actually, kaya nga din bumagal yung kwento lalo ni Silom sa ni Kang Han. Kasi saka nagmot-mot lang sila. Oo. Saka tama naman yun. Sabi ni Kang, next time po sir, tumawag kayo, huwag naman kayo kumatok.
Totoo. No, totoo. Grabe kasi kakatokin. No, wala kang pit hole. Para sabihin check out tapos, na. Oo, tapos yung motel po naman na hindi yung dalawa yung pintuan. Di ba meron mga motel yung... na dalawa yung pintuan? Ay, kwento lang yan. You should know, ha? Parang alam na alam mo. Expert, ha? Mm-hmm. Kwento nga. Ito nakakaloka itong mga ito. Kwento nga lang. May garahe yung mga ano, mot-mot, di ba? Ay, hindi ko sure. May garahe sila. Really? Meron nakita ko nga, andun mismo sa episode, may garahe. Mga kwarto. Yung tawag garage room. No. Taxi room. Kasi sa Pasig nga lang daw sila nag-shoot. Eh. yung Oo, alam ko saan sa Pasig. Yes, alam niya si sa kasi doon ako dumadaan, papunta sa bahay ng tita ko pag galing QC. Wow, sure. Bahay ng tita. Parang ah, talaga? Code, yung pala code name doon. Punta lang ako sa bahay ng tita ko. Sure. Totoo kasi, pag galing QC, papuntang Greenwoods, doon ka dadaan after nung Ayala 30th, di ba? Pagkaliwa mo. Ganyan yung puro drive-in. Tapos ang labas mo na yung sa ilalim na ng tulay sa may C5. Sa Canley Road. Paano mo nalaman na lahat drive-in kung dumadaan ka lang doon? Girl, nakalagay ang laki-laki drive-in motel. Hindi mo ka malalaman. Drive-in. Wala kayo, mami. Meron. Yung kapag pagkaliwa mo ulit, di ba paglagpas mo ng Ultra, tapos kakaliwa ka ulit bago mag-Victoria Court. May isa doon, ang laki-laki ng signage niya. Taxi room, drive-in, Gineso. Hindi, wala. Not me. Alam niya yun, kasi nag-canvas siya eh. Nag-ocular siya. Tas... Wow. Tama. Ay, naalala ko tuloy sa ano. Naalala ko tuloy yung, sorry, babalik lang ako sa Dangerous Romance. Kung sila... Oo, kasi yun yung topic natin. Oo, hindi. Kasi sabi nyo, kung sila... As a Dangerous Romance, sa Only Friends, kasi kung sila, sa Pasig sila nag-shoot, si, ano naman, sila Boston, sa QC Circle. Oo, yung ano doon, yung rollerblades. Yung karelyon mukhang... Ano ko dapat, i-screenshot ko dapat, sabi ko, ano, sa QC Circle lang naman pala to, baka to. Pinuntahan na lang namin. Anyway. Kaya siya nilalamok. Anyway. Kaya siya nilamok eh. Mm-hmm. Kasi sa QC Circle. So, it shows na ang nag-instruct na magbarel, or ang bumarel talaga, yung boss ni ano, tama? Yung boss ni Name. Bumaril kanino? Doon sa tatay? Sa tatay. Oo. Hindi. Apparently, ang gumawa talaga ay yung kuya niya. Tapos inutusan lang sila ni Name. Siya nila Name. Para, yun nga, parang gawin mo to, wala ka ng utang. Oo. Pero ang instruction ba para patayin? I think so, oo. Baka barilin mo lang sa binti. And take the fall for it. Hindi umasinta. Nabaril sa dibdib. Sa dibdib. Doon pa siya nagkamali. Oh. Pero parang eh, di ba kasi kaya nga siya sinugod nung bossing eh. Nung mafia bossing. Oo, kasi, may ganung pa-eksena pa sila with the hospital na ano. Oo, may pa-action fruits. Oo, tapos papatayin gamit unan. Very probinsyano, no? Yan nga, tapos papasok yung kanta. Tapos may baril pala siya. Hindi na lang binaril. So, nabaril ba si Kang? Nabaril si Kang sa braso. Nabaril si Kang, oo. Nadaplisan. Oo. Tapos hindi ko nakita. So, may dugo? May dugo. Meron sa braso. Oh. Hindi ko nakita kasi kulay black din kasi yung damit niya. Black-white. Well, black niya. Inaantay ko yun sa white lumabas. Hindi kong barilin si ano, si Silo. Si tapos Cylon. Biglang kakanta si Gary V. Kung ano? Hindi nangyari. Oo, hindi nangyari kasi nandun si Name. Na siya yung may barrel, tapos binaril niya, tapos siya yung hinuri ng pulis. Oo. Kaya feel ko magpa-fly yung side couple eh, si Kuya sa kasi Name. Doon sila matotok na. Doon sa, yun talaga ang tunay na Dangerous Romance. Sa loob sila doon. Dangerous Romance. Don't drop the soul. Good si Name. Si Pepper.
na ang totoong pangalan ay Pepper. A nickname pala. Pepper. Pepper, tapos yung si Kuya. Oo nga. Rin siya. Anong name ni, ano, ni Saifa? Yung actor? Sa totoong buhay? Ano nga? Uh-oh. Wait, hanapin ko. Kaya ang ano, wala din siya sa OnlyFriends. Okay, so ang next po natin. Ay, kasi binastage siya. Marami pong salamat. Oh. Yan yan, baka naman. Pero yun nga, yun si Pepper yung tunay na, sa tunay na buhay, girlfriend niya si Lokjan. Yung... I'm a girlfriend? Oo, si ano nga, si... Pangalan niya sa OnlyFriends, basta yung laging galit. Si Ate Chuam. Ayom? Ah, si Chuam. Oo, yun yung girlfriend niya sa totoong buhay. Anyway, okay, ayun. Maganda naman siya, si Chuam. Okay. Maganda naman siya, oo. Diba? Walang preview, no? Tama ba? Wala, kasi daw spoiler ito naman si VP. Oo, so... Pero, graduate wala. Sila, ano ba? Ano ba? May nanood. Meron ba? Mm-mm. Kaya ko nag-gets na ano, kaya ko nag-gets na... Ah, after ng ano, after ng credits. Kung maalala. Hindi, wala. Meron. Kasi yung I Feel You Linger, wala ding... Meron. Yung I Feel You Linger ang wala. Oo, sorry, sorry. Graduate na nga sila. Graduate sila. Ah, okay. Hindi ko lang napanood. So ibig sabihin binalik yung scholarship kasi 'di ba nga kinuha ni ano, kinuha ni Kang Han yung pay. Some dramatic moment. Nung tinanggal niya yung redemption arc. Kumanta uli si Gary V. Gamit na gamit yung kantang yun siguro no, kung Pinoy ito. Tapos yun oo, yung theme song. Isa lang. Oo, only one song ang nabilan ng ano, license. Yon. Pero sige, tinan natin sa finale. For a penultimate, parang okay. The last two episodes could have been this. In 10, saka yung 11. Parang masyadong na-stretch. Kung tinanggal mo yung mga flashback, isang episode lang. Isang episode lang siya. Some part. Basta yun. Ako, yun yung feeling ko. Parang hindi nga ako na hindi siya gripping. Enough for open ultimate. Yun yung may lumalabas na ano na tubig. Ay, sarado mo yung gripping. And sa'yo na yun. Ikaw lang yun. Oo. Sa kanya. So, tignan natin sa ano. Tignan natin after ng finale kung unload nga ang Dangerous Romance. Uh-oh. Okay, next natin ang I Feel You Linger in the Air episode 11 na ang ganda-ganda talaga nito. Ganda. It deserves so much more. I swear. Parang hindi siya ganun kaingay pero ang ganda. Dapat nag-iingay. Alam mo kung bakit hindi siya ganun kaingay? Bakit? Kasi hindi siya palabas dito sa Pilipinas eh. Unless sa Yoku ka manonood. Oo. May kumuha ng rights niya. Kaya sa ibang region siya napapalabas. Eh may mga nagkukwenta sa atin. Ano naman ang ganda? True. Ang ganda. Ito yung pinaka-paborito kong scene dito. Yung ano. Yung umiyak si ano si Kunyay. Yung talaga nag-breakdown na siya. By Mariah Carey. Kasi bro. Kasi sure. Sobrang ano yung emosyon niya parang yun yung ano na, parang hindi na pinapansin si Jom kasi sobrang ano na siya busy na siya trying to find ways kung paano manatili si ano si Jom si sa Jom. Time na yun. Mm-hmm. Kasi nga he's slipping away. Yeah, ang ganda-ganda nga nun. Tas gusto ko yung idea na hindi na siya kailang explain. Nandyan lang talaga yung possibility na na hindi siya makauwi. Oo. Na mawawala lang siya. Oo. Parang, hala, oo nga, hindi ko naisip. Yung letter. Tapos yung letter. Yung letter, nung binabasa niya, mami, iyak. Tangina na beaten kaya ako doon. Parang, yun na yun. Parang, hindi pa siya nawala. Dapat nag-fade away na siya. Hindi. Pero ang ganda nung part na yan na yun nga, hindi na niya explain anything else. Parang it's just, it's possible na mawala lang siya. Mawala na siya, hindi siya babalik sa ano sa present. Kaya ibigay mo ito sa aking magiging ano,
nanay, tatay. Gusto parang ko. Itago mo dun sa ataol na yon at ano. Ataol? Sa baol na yon. At ano, let it be passed around. Let charot. Oo. Basta ganun. Nakakalungkot yun. Tas, either way, kasi talo naman siya eh. Kasi nagnawawala na siya eh. So either he just fades into nothingness or bumalik man siya sa present timeline niya. Iiwan niya pa rin si Kunyay. Oh, yun yung ano, oh, yun naman yung main ano ng main takeaway niya. Iiwan niya yung si Kunyay. And sobrang ang galing kasi nung ano, basically parang tinapos na nila lahat ng ano, 'di ba? Stories ng mga characters. Sobrang naawa na rin ako kay ano, kay Kina Kamseng, sa kay ano, Fong Keo, kasi kahit na ayaw ko sa kanila nung umpisa, kahit they made it so easy to hate them sa umpisa. Ang galing. True. Ako rin. Pero napamahal na ako kay Fong Keo. Kasi, basta, Fong siya yung strong woman dito sa kwentong to. Anong Fong Keo? Wala. Last week may umpong. Bumibuelo pa yung Kevin. Kumahanap na ako. Yun yung... Wala. Kasi speaking of umpong, sobrang gusto ko yung ano niya, yung nangyari sa kanya and yung decision niya in life. Oo. Na, ano. Pati yung sa ano, sa baby. Oo, kasi nag-decide siyang ano, nagulat pa sila, di ba, nung sumuka last episode pa yun, di ba? Or this episode din yun? Episode 10, previous pa yun. Oo, sumuka siya, tas parang hindi pa nila alam, parang ano. Could be anything kasi. Pero alam naman natin, dahil Pinoy tayo, nakapag sumuka. Buntis siya. Kaya nga, napaka-judgmental kayo, baka naman behilo lang kasi... yun. Kasi at least dapat si Fong Keo, dapat si Fong Keo, familiar na. Kasi nga, siya rin naman. Feel ko nga rin, parang, ewan ko lang kung nasa story ba talaga. Pero feel ko nagpalaglag na rin si Fong Keo at one point in time. Kaya kasi na sinasabi kayo. Si kaya Mars. Alam niya yung... Kasi kumanta ano? Ng Uptown Fong Keo. Fong Keo. Nakahanap po siya ng punchline. Siya? Oo. Congratulate amazing. Na. Amazing. Oo. Sabi ko nga nagpalaglag na nga rin si Fong Keo kasi alam niya kung sino pupuntahan eh. Mm-hmm. Most likely. And talagang, kasi diba, alam naman niyang trigger warning but alam niya nire-rape siya ni Robert eh. So, alam niya yung consequences. Really, alam mo, syempre kung nire-rape ka ng tao. Oo, I mean, but like, alam niya yung ginagawa sa kanya. So, oh, alam niya yung consequences noon. So yun. Kaya niya sinasabi din kay Kamsen na ano na parang nagbago na ako, like parang kung alam mo lang ang mga nangyari sa akin, baka di mo na ako. Mm-hmm. But also I think she's talking about yung her purity as ano. Yeah, yun yung sinasabi niya. But also parang nag-hint on siya na gusto niya maging free woman, free person. By Lady Gaga. Oo. Kasi diba, parang ayaw niya rin tanggapin si Kamsen kasi, yun nga, ito na yung freedom niya eh, ulit. Hindi lang niya ma-deny na okay, mahal niya nga si Kamsen. Well, ako mamahalin ko si Kamsen. Ang gwapo niya eh. In a tito way, yes. Oh, what about it? Kung tito. Wala lang. It's sino? Very tito yung itsura. Kamsen. Ano? Please. Ano? Wala. Hina tayo. Wala pa. Tas, ano pa ba nangyari dito? Yung ano, mga little things lang dun sa pag-arte ng mga characters. Nung despedida na parang si James parang
Sure ka ba gusto mo ng picture? Picture, oo. Eh, hindi ka naman din, mawawala ka rin naman dun sa picture, parang ganun. Tapos, wala lang. Basta, ang daming gandang moments. Ako, ang favorite moments ko dito sa episode na to. Actually, kaya, ito yung favorite episode ko so far. Kasi una yung nag-usap si Jom sa si Ming sa swamp. Yung nagbigay ng invitation? Somewhere. Oo. Nung inabot niya invitation. Tapos parang, basta, yung babalik na ako kung saan ako galing. Tapos, saan ba yun? Baka pwede kitang puntahan. Tapos, sobrang layo niya na baka hindi mo mapuntahan. Basta sabi niya, sa alam kong magkaibigan tayo in this lifetime. Parang, tangino. Kasi nga, nagpapaalam na talaga si John sa lahat. Kahit doon sa Beacon, nagpaalam na siya. Oo. Pero yung kay Ming talaga yung pinaka-heartfelt niyang pagpaalam eh. Well, kasi si Ming yung una niya nakilala sa mundong niya. Diba? Oo. Tapos yung... Excited ako sa finale. Ako din. Tapos yun nga, yung second na hindi pa ba ito finale? Hindi pa. Penultimate pa lang. Pero tinapos na nga yung story dun sa past. So, etong incoming na finale, feel ko... It's either babalik siya in his present time. Dito na siya mawawala. Tapos makikita natin yung mystery or... Oo, ano yung... Uh-oh. Mawala lang siya, tapos epilogue lang. Tapos yun, yung nagsayaw sila ni Kunyay. Ulit, no? Ganda nun. Tapos nakatingin lang yung closest people sa kanila. Oo. Ang galing na juxtapose dun sa ano, sa flashback! Nung nagsayaw sila nung ano. Ang daming second voice. Siya din yung gumagawa talaga sa sarili niya. Second voice! Na juxtapose dun sa ano, sa imagined na sayaw na nila. So parang, ito, for realsies na to. Parang gano'n. Pero nung sinuot nila, wala yung actress ni Yung Pung. So binigyan na lang siya ng excuse. Oo. Nasa doktor, gano'n. Oh. Pero nandiyan si Moy. Kasi si Mommy yung kasama niya sa ano, sa katutol din kasi si ano eh si Moy. Oh, may pagtututol sa, si Moy. Sa Moy. Moy. Si Moy. Pag, ano, pag you're smelling, pero ka inaamoy. Amoy. Moy. Ano, Spanyol siya eh, ano ba? Hindi, French siya. Muy bien. Oh my God. Ano pa naman kayo? O yung pagtatawag niyo ako, di ba? Muy! Grabe, French pa kaya nalalaman. Hi. Feel ko naubos yung magandang punchlines last episode. Hindi, no. Meron pa yan. Mahaba pa episode na to. Just wait. Yan. Yan, na-threaten na po. There's Moy! There's Moy. Tama naman, in that context. Oh my God. Anyway. So, yeah, abangan na lang natin yung finale niyan. Ano na panood mo to, Kevin? Masyado lang siya understandable na hindi ka makakahabol sa sobrang haba niya. Pero pag napanood... Sobrang busy ni Kevin lately. Pag nagkaroon ka ng time... Di ba, ano, di ba, tinry ko nga panoorin. Di ba, hindi nga available sa Pilipinas, no? So, tinry ko panoorin yan sa YouTube. Mare, nakakaloka dahil nga yung mga music, may copyright. So, may mga music talaga na parang... Hoy, ano nangyayari dito? Bakit nagsasalita lang siya? Pwede ka mag-VPN. Kasi ako nag-VPN lang. Sige. Or yan nga, mag-subscribe ka sa Yoku. Very pakwento now. Yun yung VPN. Ano ba? Very pakwento. Ayun. But yeah, ang ganda niya. Sana mapanood ng iba. Lahat. Yeah. Sana mapanood na. Kasi sobrang, alam mo, one of the best. Ito talaga. In the running to be the best of this year. Oo. And I don't think may makakahabol pang iba. Lalo na yung papalabas sa November 10 ng GMMTV. Ay, Mommy. Ano yung papalabas sa November 10? Cherry Magic. Charot.
December pa pala yun, December 9. Oh, December. But basta sobrang, ay nako, yung mga lalabas pa lang na BLs, medyo mataas ang ano. Mataas. Mataas yung boses. Yung high. Oh, yun, mataas. Ayan. Mataas talaga. Anyway, yeah, tignan na lang natin. Tapos baka i-unload nga kahit kami lang ni Rai kasi hindi na panood ni Kevin. Oo, ting. Kaya niya. Hindi, kailangan na dyan si Kevin. Ano nandun ba? Ka for kaya, entertainment si value. Kevin, oo. Ano ka mga ito, ginama pa akong clown? Hindi ba? Well, nasa itsura naman. Tama. See, look at my kiki mouse. Hindi. Kundi, iuumpong kita sa dingding. Tama. Uy! Huwag ganon. Gusto niya pala yun. Pabor sa kanya. Ganon. Ayun. Anyway, next at last natin na nagbabagong baklita, ang bagong akyat from Gaga Ulala. Ang Boys Like Boys. Alam mo, episode 2. Yung Boys Like Boys, format niya siya ng His Man. Okay. So parang oo, sobrang, very. So parang hulma of His Man, but more liberated to me, I feel like. It's bakit? Paano mo naman nasabing more liberated? Kasi... Liberated! Ano, kasi, I think, nakapag-uusapan nila yung more than just the dates, diba? But it goes beyond that eh. Especially kay Neo, tsaka dun kay... Sino yung ka-date niya sa bike? Yung about sex. Diba? Si, ano, about sex. Ganyan. Mm-hmm. So, parang, so, ano preferred mo? Anong pag-usapan nila about sex? Oo, na parang, gusto niya yun ng medyo may thrill. Ano, may thrill. Nga, gusto niya in public. Gusto niya in public. Tapos, sinabi niya yun okay habang nasa labas sila. Oo, mm-hmm. Tapos, okay lang na in public, pero wag lang sana mahuli. Hoy, sana naman, no? Walang mahuli. Oo, girl. I mean, kasi kulong. Naman ata, sino? Oo. Iba ata yun. No? So, and I guess nga, level more liberated dahil nga si Eri, di ba? As merong ganong representation na parang okay. Ang ganda kasi nga sa His Man, yung makita yun, di ba? Here in the Philippines, yung Sparks Camp, si Mela yung host yung gano'n. Hindi siya part of the ano na dinidate. Ang closest so, parang, na si Bong kasi siya na yung pinaka-effeminate. Effeminate, oo. Oh, oh. Pero diba? The conversation pero, wasn't as zeroed focused. In eh, as parang Airy would do. Oo, although nainis lang sa subs kasi nga the pronouns that they are using is he pa din kay Airy. Although sinabi ni Airy. Sinabi ni Airy. No, sabi naman niya na okay lang sa kanya na he, okay lang naman sa kanya na her. Diba? Pero to me lang, ibagay mo na dun sa itsura. Gaya na sabi ni Vice Ganda, yung tawag mo kong sir, ganito yung itsura ko. I mean, adapt ko na yung ganong mindset. Maraming salamat po kay Meme Vice. Ang ganda nung pasok ano, sa conversation. Yun nga eh. It's very natural si, eh. Kasi si Yon na talaga eh. Very... Ano yung pronouns mo, diba? So, straightforward yung... Parang, kung sa English, diba sabi niya, kung in English, parang anong pronouns ang preferred mo, parang ganun. Kasi hindi ko alam kung ano yung... Sabi naman niya, any, diba? Oo. Could be any. Kasi nga, Eri ang pangalan niya, kaya any. So, Eri lang. Kaya sa kanya, Eri lang yan, B. Eri lang, B. Eri lang siya, na kahit ano. Kaya diba parang, that's why I like actually the personality of Eri. Kasi nga, she just wants to be pretty. Period. Pero Fico kailangan, Fico meron din somewhere siguro sa show na kinailangan nilang i-confirm na okay kay Eri. Yung gagamitin sa kanya. Kasi yung title ng show, Boys Like Boys. Well, that's true although, though. Hindi rin naman kasi, hindi rin naman pa kinoconfirm ni Eri kung parang paano din siya presenting. Kasi, di ba parang may line din doon sa episode 1 nung si, sining kasama niya sa kwarto? Si Bobo, di ba? Bobo. Si Bobo. Bobo.
Nanagets ko lang kasi pagkakasabi ni Rai yung bobo. Parang sabi ko, may nagpaka-bobo ba sa episode 1? Bobo kasi. Pangalan pala niya, Bobo. Oo, ako yun na Bobo. Sure. And diba nung si Bobo naman, in-assume kasi, diba, ni Bobo yung pronouns niya. Tapos parang, sabi naman niya. Sinong Bobo? Si Bobo. Kaya hindi, Bobo. Parang, sabi rin naman ni Eri, na yun nga, it doesn't matter, ganyan. Tapos hindi rin naman niya alam kung paano niya pinapresent pa yung sarili niya. Whether that's more masculine or feminine. Parang, sabi niya, di ba, nakikita niya na mas masculine siya. Pero he likes to be pretty. Or they like although to madaya, be pretty. Madaya sa Mandarin kasi walang he or she sa Mandarin. Yun nga, I think yun part din yun ng language yung nila. Tanong na, yung tanong ni Neo na parang in English. In English. You prefer ano, pronouns. Kaya maduga. Maduga. Pero may, usually naman eh. Tagalog, ganun. Tagalog, Tagalog din naman walang ano. Pero na, girly. Diba? Hey girly. Ibas kaibang pronoun. Yeah. Is, mom. What are your pronouns? Mom, sis and sissy. MB. And B. With an B H. Uh-oh. But diba, wala rin masyado. Pero tapos, buti nga bring up ni Neo yun. Bilang, diba dito rin niya sinabi na ano siya, na Alaska boy. Tatlong ano siya, tatlong languages yung alam niya. Tumatawa ako doon kay Eric kasi sabi niya, diba, I like French too, ganyan. Sabi, so nakapagsalita ka rin ng French? I know, I just like the sound of it. Honest. She's a vibe. She's a vibe. She's a me. Actually, sila ni Mio yung medyo siniship. Nakaglag ganun kasi ako. Kasi ano, yung, diba, may balloons din si Rai. Ay, bakit siya nakaano na? Hindi nag-update ng OS. Updated. I want. Mag-update ka na ng Mac OS. Anyway, ayun. Sila ni Eri, sa si Neo, yung una kong gustong iship. Kaso sila yung medyo nanganganib na maging Kumars. Fico hindi. Pero feel ko hindi. Tawagan nila, it, ano lang, very, very polite lang. Kaya tinawagan nila yung isa't isa. Ang feeling ko pa magiging Kumars, itong ano eh. Si ano, si Eri, saka Neo, si tsaka Guan Yu. Ay? Actually, sila rin. Si Eri, tsaka si Gyufeng. Si Gyufeng. Kasi nga, nag-usap na sila about their exes. Oo, totoo. That's very Kumar. Saka the vibe. Girl. Saka sabi nga niya, diba? Girl. Nung girly. Saka meron pa, diba, nung paalis nila dun sa temple. Diba parang, so, winish, ano yung winish mo? Diba sabi niya ganun? Sabi ni Eri, to meet someone, ganyan. Tapos nag-joke siya. Ibig sabihin, hindi siya. To meet someone. And malay mo, ikaw yon. Sabi niya ganun. Sabi ni Gilfrey, I doubt. Kasi nag-temple sila, diba? Kuha niyo sa kasi Eri. Who knows? It might be you. Sabi ni ganun ni Eri. Sabi ni Gyufeng, no, I doubt. Girl, no. Alam natin. Aminin na natin. Not, parang mare-mare sila. Very mare nga sila. Pero ang hot pala ni Gyufeng. Kasi nung sa picture. Guan Yu. Guan Yu. Si Feng kasi, yung isa. Si Feng pala. Si Guan Yu. Kasi nga, bakit ganun? May dede siya sa side view. Oo, yung side boob niya. Tapos akala mo kung ano, ganun pala siya kasexy. Tapos kasi yung ano niya, yung get up niya kasi very ano, butchukoy. Bonjing. Bonjing. With that hair. The hair did not do him justice. Ano butso ko? Bentang-benta sa yung butso ko. Pero yun talaga eh. Pagkain na butchi? Grabe siya. Gutom pa rin siya. Nakapag-lace na, nakapag-yan-yan na. Although hindi kumakain ng butchi dahil may munggo. Anyway, tapos, sobrang cute ni ano. Sobrang, my God. So, ang crush ko na dito ay si Gino. Kasi ang hot si pala niya. Daddy ang way. Grabe yung arms. The arms are giving.
giving me arms. Choke me. Habang nag-ano. Habang nangangatayo. Pero siya yung pinaka least marunong mag-maneuver ng conversation sa kanila. Akala parang nagulat ako. Kinaya naman niya. Kasama na yun. Charat. Nagulat ako na kahit tahimik-tahimik si Bobo, mas marunong siyang kumausap kesa kay Gino. Si Gino ang awkward magtanong eh. Ewan ko, na-awkward lang ako magtanong. Pero feel ko awkward lang si Gino kay Bobo. Pero kasi kay Guan Yu, parang ano sila eh. Yung, may, in fairness, may chemistry sila. Oo, oh, oh, meron talaga. Kahit na-awkward sila doon sa pag-ring ng bell. Actually, tawang-tawa ako doon sa pag-ring ng bell. Kasi hindi nila alam kung saan. Ginanong saan. Pareho sila. Hindi nag-uusap. Pero yun yung nag-spark ng chemistry nila. In fairness. Oh, the bell, oo. Oh, oh. Saka yung drone shot. Ang layo-layo. But dinirect pa sila. Lumang lang cannot. Oh, oh. Oh, one more. Diba? Isa pa, oo. Oh, oh. Pero yun pero, nga, so parang ang gusto ko dito, kasi nga, mahaba din yung phone calls. Walang time limit. Walang time limit. Oo. Although sa akin, parang, kasi yung use ng landline, una, luma. Pangalawa, ano, syempre may sasagot na iba. Na iba. Yan din yung ano ko. Sana sa phone, binigyan mo na nga ng phone eh. Oo, actually, yun yung pinaka-awkward. Tapos, ito pa, sa dalawang rooms lang sila. So, yung quadruple bed, nagkakaalaman na, ano yung tinawag? Actually, nagkaalaman okay. Na nga sila. Nagkaalaman na nga. Hindi siya parang, ano, hindi siya parang, parang sa his man na para meron pang mysterious, ano, sino yung tumawag? Oh, kasi mag-disperse pa sila eh. Tapos, kanya-kanyang cellphone eh. Ito, nung tumawag, alam mo yung, Nadala ko sa mga panahon na uso pa yung landline. Hello, pwede po kayo, ano? Kaya ano? Hello, pwede po kayo, Gino? Nag-war flashbacks tapos, ba sa'yo? Diba? Oo. Ipapasa pa yung telepono. Oo, tapos pagbalik niya, may human centipede na nagaganap. Nang masahihan. Kulit-kulit talaga dun. Sobrang funny. Oh my God. Siguan niyo talaga, sobrang hari. Pero anong masasabi niyo dun sa ano, sa cliffhanger? Sa cliffhanger ng episode cliffhanger, na to. Mukhang susulutin si Guan Yu. So, may mga susulot. In-expect naman natin, ako in-expect ko siya, sorry. Kasi nga parang very kasi his from man. His man. Diba, from his man, biglang may papasok na dalawang house player. Yung ganun na mang-uuga ng mga bagay-bagay. Which is, I am excited. Bring in more chinitos inside. Na actually, ano lang ako, na tawag dito, na nako-compare ko lang talaga siya sa his man. Kasi sobrang ganun yung sobrang ganun eh. I think format. Hindi na rin natin maaano yan, may iwasan na iko-compare yan sa ano. Edi sana tawag dito His Man Taiwan edition na lang, no? Yung ganun. His Man Taiwan, his man, no? Ang ganda. Oo. His Man Taiwan. Diba? His Man Taiwan. Diba? Pero ang ganda pa rin. Everyone. I mean, enjoyable pa rin siya. I think nga, ito na yung tamang format kung baklaan dating show. Hindi. Dapat ano, Taiwan na be His Man. Ganun. Yung title. Ay, ang galing mo dun, te. Ang smart shit, sayang. Ang galing mo tapos dun. Yung ano, tapos yung theme song, ano, sasayawan sila. I wanna dance. I wanna dance with somebody. I wanna be my lover. You gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship. Parang naging ano yan, di ba? Hashtag ng mga... No, napadala si mga Taiwan. Ng mga Pinoy sa ano, Taiwan na dance with somebody. Tapos, yun guys, Taiwan and only. I wanna be with you. Pag sweet moments. Tapos pag may nagbalikan, still Taiwan. Still Taiwan I love. Uy, in fairness, pwede. Uy, meron contribution yung Twain. Meron. Sanaya Twain. Anyway,
the one I want to. Only one I want to. Diba? Tapos, although hindi ko talaga sa personality ni Popo ah, sobrang like bobo. I just bobo. Don't like him. Actually, Fico medyo ano rin sa akin. Yun. But Fico ganun lang din talaga siyang tao. Oo nga, ganun lang din siyang tao. Gets pinaka oh, bakit naman may mga introverted naman na parang hindi bastos. Nababastos. Yeah. Yun sa kanya medyo bastos introverted, na. Okay. Introverted naman yung jowa ko pero hindi naman siya ganun kabastos. It's ba? Na baka maginoo naman si Bobo. What? Even though ayoko na. Pero medyo bastos. Hindi, ayoko noon. Kasi parang like for example yung tinawagan siya ni oh my God, sino yung tumawag sa kanya? Si Neo? Hindi, hindi si Neo. Yung isa pa. Yung isa yung yung kadate ni Neo. Ah, ito si ano, si Shi Feng. Ay, si Shi Feng. Nung tinawagan siya ni Shi Feng. Tapos parang binarabaray niya dun si Shi Feng sa mga tanong na parang actually, uy, no. Na awkward dun tuloy ako kay Shi Feng na parang, ah, okay, fine. Na parang, ha, tapos, I'm sorry, I'm blunt and ganyan, keme-keme. Pero wala ka sinasabi kanina dun sa dinner. So, iritang-irita talaga ako, kaya busy lang sila sa akin. Girly, mali. And then, yun. So, yun. Ayoko kay Popo. Tapos, natuwa ako. Sorry, dami kong kuda. Ang gusto ko yung sinabi ni, ni Eri, na yung type of date. Sa night market lang, kakain lang kayo. Girly! I love that. I love that too. Kakain lang sa night market. Oo, ngayon nga, in night time, tapos kain ka ng kain. Ay, oo, oh, diba? Market na lang kulang. Well, palengke naman tayo, so. Nabukas sa lahat. Ha! Hindi! Huh? Not all. Your words. Sa'yo yan. Ikaw yan. Tama. Yeah, pero wala, masaya siyang panoorin. Ang exciting. Gusto ko lang siya panoorin. Like, yan yung pwede mong panoorin ng background. Ganyan. Totoo. Hawa ko makain sa umaga na nandun yung pamilya, okay lang. Kasi wholesome lang. Oo. Ito yung pwede mong panoorin. No? Alam mo, no? Medyo may hook sa atin yung mga dating shows na baklaan. In fairness. Kasi masaya siya eh. I guess it's because diba no-brainer siya. No-brainer siya. Hindi mo kailangan pag-isip. Pang-apat. Dalawang season na ng Hisman. Oo, dalawang Hisman. Isang, camp. Sparks Camp. Tapos, 1, 2, 3. But yes, abangan natin kung ano pa yung mangyayari dahil meron pa mag-gate crash na dalawa. So, sana, ha? Sana cutie. Cutie naman. Most. Most. Cutie naman. Oo, cutie naman sila lahat. Yung isa medyo masama lang ugali. Huh? Charot. Yon, cutie yon. Okay. It's a choice. To you. Siya yung least. Charot. It's a choice, baby. Pero hindi naman siya pangit, ha? Pangit lang ugali. Wala naman sinabi. Coming from your words. Words! Words! Well, words! It's anyway, yun. Naka-isang oras na tayo. Hindi to tidal wave. Oh my God, to ba? Oo. Dami kasing no, Kevin. Binigyan pa natin ng time mag-isip. Okay, game next na. Baklita para tayong dangerous romance, tinalo natin sa flashback. So, anyway, yan na ang ating mga nagbabagang baklita para sa linggong ito. Kaya, kung meron kayong mga opinions, questions, and violent reactions, ilayag nyo lang yan with us on social media at The Shippers PH on Facebook, Twitter, Instagram, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok. Kaya abangan nyo, madami kaming highlights kasi full punchline last episode eh. So, marami yan sa TikTok. Tsaka wala naman sumagot, actually.
Oh, wala pa kasi kaka-post lang natin. So, wala pa nakikinig. Hina naman namin sa inyo. Hina naman sa inyo. Kahit kapo-post lang, di na sumagot. Sharing. Diba? Ayun. Sagot agad, guys. Kahit di nyo pa napapakinggan. Charot. Di ba sila pwede maging busy? Sabagay, kasi holiday week. Oo. Oo. Medyo madaming ganap ang mga bakla. Holiday na. At syempre, kung nakikinig naman kayo on Spotify or no, sa YouTube, don't forget to follow and subscribe and click the bell icon para notified kayo of every new episode. Ayan. Okay. Game. Next na ating mga mga bakitang iba. Super Kevin. Okay, Kiseki, episode 11, next week na lang daw. I can't reach you, episode 4, bakasyon sa Kyoto, na uwi sa patungan. What did you eat yesterday, season 2, episode 4, next week na lang. If it's with you, episode 4, next week na lang. Sorry, hindi. Gaga. Ate girl, umayaw na sa hookup dahil mahal na niya si kuya. Ay, girly, alam mo yung mga ganyan, ang tawag dyan, bobo. Actually, alam mo, mamaya. Bump up business episodes 3 and 4. Hindi pa na bump off. Akalain mo yun. One Room Angel episode 2. Next week na yan. Dahil si Rai lang yung nakapanood. Pero napanood namin kasi ni VP episode 1. At least. At ama, ilalayag mo kaya ang last Twilight ng Thailand? Huwag na yan. Emed! Grabe, pakasama mo. Lubog. Hindi lubog nyo. Ako lalayag ko. Ay, oh. Parang hidden agenda. Ay, di ba? Inalaban ko to, mami. Yung hidden agenda, binigyan ko lang ng chance tapos wala na akong level. Ibang mapanood eh. So, ko same level. Last Twilight na si Edward Cullen at si Bella Swan. Ang bida. Sa Thailand yan. O, YouTube. November 10. A Breeze of Love ng Korea, Ichiyo, November 10 din. Middleman's Love ng Thailand, YouTube or Ichi, hindi kami sure. So, kayo na lang magsabi sa amin kung saan mm-hmm. yung mapapanood. Papalabas sa YouTube, pero kasi may uncut malamang sa Ichi. Yung uncut parang bed friend. Bayan, bakit naman kasi uncut? Madumi daw yung... Yung ano oh, yung... yung show... Sabi. Yung show, di ba maraming sure. mga explicit content? Yun yun. Kaya medyo sure. madumi yung mga visuals. Ayun. Yun lang. Yun. Pero yun, yung middleman's love, yun yung side couple or parang side story. Ng bed friend. Oo. Na ginawa ng ano, same universe sila. So ngayon yun. Oo. Eh, nilubog din yung bed friend. So, hindi ko alam. Kulalayag ko to. Oo. Yung isa, A Breeze of Love, biglaan lang. Hindi ko lang nakita. Tapos sabay next week na. Tama. So, we'll see about sana that. Sana naman may better offering na yung Korea. Alam mo. So, find out. Alam mo. I wouldn't. So far. Next week. Oo. Yun. They tried. Kaya dito sa susunod din na isa pang ilalayag, kung mailalayag ba, hindi na mag-expect. Last Twilight. Like, what is that? Shut up. Boy, Jimmy C naman yan. And based on alam mo, nag-improve naman yung acting. Ni Doc Jimmy. Oo. Ilan linggo pinasara yung clinic para ma-workshop yan. Huwag kayo. But to be fair, itong ano, yung trailer, ang bigat sa drama. Sabi ko nga sa GC, parang, ito ba yung susunod nila sa Dangerous Romance? Heavy drama, tapos heavy drama ulit. Ha? Oh, actually, I perceived it. Na medyo rom-com-ish siya. Yung heavy lang dito is the eyesight. Storyline. Parang hindi. Parang wala nga eh. Wala nga. Nawawala nga yung eyes. Paano maging heavy yun? It's gone. Oo. I mean, the thought of it, yun nga yung storyline na yun, is the heavy part. Mm. Pero parang may attempt of being funny through ganun Jimmy. Ganun din naman si Dangerous kasi Romance. It worked. Oh, diba? Very Dangerous Romance nga siya. Yung format na gano'n na hindi siya super, ano, na hindi siya super just drama. Diba? Na merong... Yeah. Ano, merong mga hints. Kasi, di ba, ewan ko sa vice versa kasi hindi rin, walang funny moments.
right? Or hindi lang nag-land, right? Hindi masyado. Oo, kasi parang yung comedian dapat sa Vice Versa, parang hindi naman funny. Sino ba yung comedian sa Vice Versa? Comedian din dito. Dapat. And then, kasi dito may mga lines si Jimmy, di ba? May mga lines na funny or attempting. Parang more snarky than funny. Snarky! 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 Oh my God. Snarky! Ano? Snarky. Nag-iisip. Ano yung snarky? Snarky! Ang medyo tapagod ako tuloy. Makaisip! Snarky! Oh my God. Wala ka maisip. Anyway, baka wala talaga. Oh, yeah. Anyway, oh next na yung ano na, yung bakit na iba. Tawa ko sa brain empty. Brain empty talaga. Head empty. No thoughts. No thoughts. Cannot blank. Oh, I can't reach you episode 4. Ang ganda nito. Super. Sobrang yun nga. Ako lang yung nanonood. But like na layag yung mga Japanese BL sa akin this season. Eto kasi yung nga yung si cool guy na ano na may gusto kay ano kay sa kanyang bestie na ano, so pumunta sila, parang parang may weird na tension moment na almost mapapaamin na sana si ano si kuya cool guy dun sa bestie niya, kaso naudlot, pero parang napaka weird ng moment na yun for them. Tapos the following day parang wala lang nangyari para kay kuya. Tapos parang ang nandibago, ang na-weirdohan is si bestie. Kasi parang bakit ganun? Parang wala lang nangyari. Ganyan. So all throughout yun, hanggang sa nagkaroon sila ng school trip yun sa Kyoto. Tapos parang ganun sila ng tender moment, under the stars, ganyan. Tapos na-reminis sila yung moment nila as kids. Kasi parang nagsa-stargaze sila nung bata sila, nagsistargaze sila, tapos umiyak si cool guy kasi may something about, parang hindi natuloy yung promise ng tatay niya sa kanya. So, unfortunately, ni bestie. Tapos parang ngayon, niyaya niya si cool guy na lumabas, parang nga, manood lang ng stars. Tapos nung aamin na sana si kuya, nakatulog si bestie. Napadantay siya dun sa shoulder ni kuya, oo. Tapos din namin pa nangyari, pinaligo pa sila, ganyan. Nasa Kyoto na sila eh. So, parang nasa ryokan lang sila. So, parang retreat ang feels. Ano yung ryokan? So, place ba siya? Ryokan, yung parang yung inn. Traditional na Japanese inn. Yung parang cabinet na plastic. Yung may magandang ads. Oo, yung ryokan. Yeah, yung yun, ano, yung kay Mimia. Yung ba din sila? Yung ba yun? Kay Mimia. Yung kay Mimia. Oo. Tsaka yung ano, di ba pag merienda, mga ryokan. Karyoka. Ako pag gusto mong kumanta, yung mga ganun. Di ba pag yun din yung pag minamaliit ka, Nero, yuro kanyo ang aking sarili. Gano'n, di ba? Pagkataon. Pang heavy drama. O, yuro ka na yan. Ryoka. Oo. Tapos, di... Pwede na? Can I, ano? Okay na. Ubus na. Can you forward? Tapos di nakaligo na sila at lahat matutulog na, pero bago mag lights out rumonda yung prof nila, chine-check kung tulog na yung lahat. So nagpi-PS5 sila sa kwarto, marami sila sa kwarto eh, para mga lima ata or something. Tapos meron din mga tao from the other rooms. So nung papalapit na si prof, di nag-scramble sila, tinatago yung PS5, ganyan, saka yung TV.
Eh, may mga futon naman around the, ano, the room marami. So, parang hanap sila ng lugar kung saan mag... Bakit? Pagkain kasi futon. Yun! Futon! Katinginan kami. Futon bumbong! Sa bagay Pasko na. Oo. Futon. Futon kuchinta. Putot yung cinta. Putong ina naman, no? Nagigets agad ni Vivi pag merong may sisingit na ano, na joke. May mga terms na can't tell. She can't tell. Tapos, ano, tapos yung pagpasok ng prof, di lahat na sila nakahiga ng ganun. Tapos, sabay reveal na nasa iisang futon lang si ano si Bestie sa kasi ano si Kuya, magkapatong sila. Tapos parang walang gagalaw. Wait, ganun. Ano ba 'yung futon? May futon. Hindi ko kana. Yung dinilaan sa dinuguan. Yung ano, yung sa binyan may keso eh. Putong binyan. Puto maya? Oo, minsan matigas din siya. Puto sa yun yung kapag ano, kapag gaya-gaya ka. Gaya-gaya puto maya. Puto maya. Ayun, nakatuloy ako. Di ba ang puto yung simpet niya? Para siyang maliit na, hindi ba para siyang sofa na... Hindi, basta yung sa Japanese na ano, usually nga. Yung mattress? Mattress? Parang mattress lang sa may floor. Mm. Oo, yun yun. Ah, okay. Because oo. That's where you put your, ano, your foot on. Foot on. Ah! Nasabayan ko. Oo, nasa foot yun. On. Nandun yung foot nila. Hindi, eh, pati yung head nila nandun magkapatok dun sa ano. Maraming cute. Sobrang sobrang bagal lang ng build up. Tapos yung bakla, yung medyo obvious, pinaka obvious na bakla doon sa group, parang throughout the episode, parang pinupush niya si ano, si Kuya Cool Guy doon sa isa, tapos eventually pinupush, medyo parang ginaguide na rin niya si ano, si Bestie doon sa ano, doon sa best friend niya. So parang medyo nagwa-matchmake na rin. Magkakaligihan na ganun. Yeah. So yun. Sobrang social. Love it. Okay. Next. So yun. Okay na. Mm-hmm. Okay na. Wala na. Okay na. Can we move on? Mm. Then, if it's with well, you na. Ito pinanood ko rin to. Ah. Pumagal. Pumagal lang for me. Parang... Ano pinanood ko din to? Oh, okay. Okay. Parang wala masyadong laman no, yung episode na to. No, meron kaya. Ay, basta sobrang gets ko yung latag nung summer na wala siyang ginagawa. Oh, pero yun nga, ang bagal. Parang nga siyang yun sa ano, New Moon ng Twilight. May part doon sa libro na puro ano, ilang pages na parang buwan lang yon kasi wala nga doon. Hi! Excuse me. Mm. Gusto ko yon. Gusto ko yung new moon. Yung buwan? Kasi may pictures? Oh, hindi. Gusto ko yung new moon na ano na book. Na libro. Anyway, sorry. But ako na, like, eh, hello, VP, nanonood ka nga na I Feel You Linger in the Air. So, dapat okay lang din tong sa'yo. Yeah, pero yun kasi parang slow boil siya eh. Ito parang slow hindi pa boil. Inon. Slow boil. Hindi pa nga burn eh. Like, antayin mo pa. Mas malala kaya yung boil. Ito. Bago ka siya mag-boil, i-burn mo muna yung stove. Susunugin mo? Hindi ba ino-on lang? Burn the stove. Burn yun. Pero parang ito kasi medyo slow boil. Konti lang yung peaks niya. Ano ka ba? Yun yung ginagawa mo pag ano, kapag snow, di ba? Gumagawa ka ng slow boil. Hindi, yun yung candy. Snow bear yun!
Kaya ang tagal yung episode na ito. Madali na. Oh. No, ako okay lang. Napisig yung bagay kasi sobrang yung build-up no na parang ang dating kasi sa akin, maybe it's because of my ano experience kasi in my experience, kapag nag-usap kayo, pag may usapan kayo no, na may mangyayari a few weeks from now, tas parang wala nagpa-follow up until that day, it's as good as canceled. From my experience. Ang tagal-tagal kasi yung anticipation mo. Oo. Yeah. Sa bagay kasi nung panahon nyo matagal bago dumating yung mga sulat, di ba? Gago, may usapan na nga kayo ng ilang weeks eh, di ba? Yun nga kasi hindi nagpapadala ng sulat. Ganon, charot. Ito, hindi rin sila nagte-text. Yun nga, hindi sila nagte-text. Tapos parang, nung pinuntahan naman niya sa restaurant, nakita niya, ay, busy. Girl, nandiyan ka na, baka gusto mong kumain. Diba as a customer, parang ang, no? Oo. Yun lang. So parang nabagalan lang ako dun sa, okay, may tension, that's it. But like yun, the whole time kinikilig siya, tas parang ano kaya susuotin ko? Mga ganon. Yeah, cute naman yung mga ganong moments. But for 20 minutes, it felt like an hour kasi yung pinapanood mo. Yun lang. Pero ang ganda pa rin, I mean, hindi siya pumangit in any way. Bumagal lang. Also based on my experience, so yung bandang ending na parang naghihintay siya. Parang nasa kinabahan ako doon ng super kasi parang oh my god, hindi siya dadating. After mo i-cancel yung hookup mo. After mo i-cancel yung hookup mo na ano, bibisita. Oo, tapos sabay hindi siya dumating. Hoy. So nung tinawag siya by the end, parang oh my god, yes. Buti na lang. May sigh of relief. Oh. Oo. Sigh of relief. Pero yun, yeah, cute pa rin naman siya. I mean, ako invested ako malaman kung paano yung magiging process ni, ano, anong pangalan niya dito? Ni Ryuji. Kasi, so ganda rin ang usapan nila bago sila nag-decide na mag-date. Diba? Kasi yeah, parang nagtapat na ng feelings, diba? After nga mag-run away with me by Carly Rae, si ano, from the last episode. Tapos parang nag-usap talaga sila ng masinsinan on how to, ano, to go about after nung confession. Tapos parang ang ganda nung sagot ni Ryuji dun. Kasi, ano, sinabi niya na parang hindi tama for him din na nasabihin na, ano, nakalimutan na lang lahat and to act like things are ano normal or when normal. In fact after mo i-book parang in-acknowledge na parang binuhos mo lahat eh ay binuhos mo yung feelings mo at, and aware siya how hard it was kaya sige ano parang anong sabi niya na parang hindi naman niya ni-reciprocate eh. Parang sinabi niya parang he'll try maybe? Or parang... Parang ganun yung ano. Parang Winnie sa tang nung my school president. Parang... Diba? Ganun din yung pagka-turn down kay ano. Oo nga. Oo nga. Diba? Wala lang song number. Ganun din eh. Walang song number. Pero sinabi niya na ano, hindi naman sa will try na parang hindi ko i-disregard yung sinabi mo but wala pa ngayon eh. So, di ba? Doesn't mean naman na I won't try. Parang gano'n. Oo. Parang, let's continue na lang with this. Mm-hmm. Parang gano'n. Let's see where it goes. Oo. Basta sinabi niya, ano, message received, kumbaga, na gusto mo ako. Parang gano'n. Noted. Noted. Red. Feelings. Oo. Red. Noted for immediate action. Ganyan. Oo. Oh, hindi lang siya basta-basta red. Noted talaga. Noted with thanks. Noted with ano. Tinums upon. Gano'n. Diba? Ay, nag-try. Ay, alam mo si Kay Rai. But gano'n. Oo. But yeah, sobrang ako pa rin. Yun nga. Very much love this. Japanese BL. Yes. Wow, late. Diba? Oh, pinindot ko. Ayan. Next. Kahit na ano next week yung ano,
yung dalawa pang BLs na ano, yung What Did You Eat Yesterday Season 2, saka yung ano, yung Kiseki. One Room, ano, saka One Room Angel. Oo. Alam mo, ang ganda, sobrang, yun nga eh, sobrang kakaiba kasi yung mga Japanese BL, like para may kanya-kanya siyang niche. Kaya, asaya-saya niyang panoorin lahat. Mm-hmm. Kiseki, hindi ko lang napanood eh. Sorry, walang oras. Kasi nga, holiday. Bye. Oo. Bye, Madonna. Okay. Ayan. Oh, last na tayo. Yung bump up business naman. Na hindi mukha na bump off. I'm surprised. Sabi ko siya. Kasi very ano siya. Ewan ko, basta. Parang, Tapos, yung flow ng storya is very ano, is very idol business 101. So parang si senior, ina-explain lang niya, dapat ganito, dapat lumabas tayo, dapat may implied chemistry, ganyan-ganyan, dapat pansinin mo yung mga ano, photographers, ganyan, ganyan. So parang binibuild up na nila yung ano nila, yung brand nila, tapos sabay sisingit yung implied na ex nung ano, nung senior na ano, na nakakopol, na member din ng boy band, na ano, ex ko, no? Mga ganun. So, yun mga nangyari. Tapos, inuman sila. Nagalika na nga rin sila dito. Tapos, parang, kasi, lasing. So, parang, wala. Nabuon sa limot. Yun lang. Wala mo siya nangyari. Next. Parang, hindi siya ganun ka-interesting. Yun na. Actually, hinihintay ko lang yung next na Korean. We'll see. Parang may pumalit. Oo. Oo. Yun na, wala na. Tapos na. Oh my God. Yun na, puro next week na. O, oh, diba? Bago pa tayo mag 90 minutes dito, tapusin na natin to. Tama. Kaya, oo. Oh, yan. Bago tayo mag-wrap up ng tuluyan. Oo. Oh, oh. Sino munang inyong ship of the week? Meron ba? Ha? Madami. Ako, kunyay. Jom sa kunyay. Oo. Ang galing ni... Si Win Pawin tsaka si Jomapa. Oh, pwede yeah, rin. Clear second yan. Oo. Ako, galing-galing. Galing-galing nila kunyay. Galing-galing nila mag-ano. Galing-galing din pag may nahuhulog na ano, na kalachuchi. Oh, symbolism. Oo, yung ano, yung... Kasi may nahuhulog na nalang na lanta. Lanta. Oo. Diba? In fairness, hindi pa rin ako naniniwala ang director to ng Hidden Agenda. Anyway, maraming salamat mga shippers sa panonood at sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. Tatapusin na namin to bago pa mag 90 minutes. And yeah, don't forget to visit TheBunkPH.com to see all of the other podcasts na kasama namin sa The Bunk Collective and follow them at TheBunkPH on social media, sa lahat ng platforms yan. Yun! Kaya, yun na. Wala na pala akong spiel. Anyway, thank you for watching. Ako ang inyong All Souls Bay, Shipper VP. Ako ang inyong Kiki Mouse, Shipper Kev. At ako ang inyong All Saints Gay, Shipper Ray. Paalam mga ka-shipper! Paalam! Hindi mo lang umabot dun sa peak ng outro. Again. Bye! I'm kinda done.